Good morning to all. Sa video ito, ipapakita ko po sa inyo at i-share kung paano po ang pagtanim ng gabi. Ang gabi po ay marami pong variety na available po sa market. Ito po ay very common po na inuulam sa lalo na po yung mga Bicolano, mahilig po sa gata. Ayan, ito po ay sa English ang tinatawag na elephant ear, or ito yung taro na sinasabi nilang term. Sa Hawaii naman ang tawag is kalo. Ayun. Ito pong itatanim natin ay nahingi po natin sa ating pinsan. So ito po nahingi ko po sa aking pamangkin. Ito po yung dating pinaglalagyan ng isda. Kung banyera po ang kanyang business sa bilihan ng isda. So nakahingi po ako ng luma. Ito po ay binutasan ko gamit po itong soldering pencil na na-order po natin sa Lazada. Ayan, napakainam po nito, pambutas sa mga paso, ano, mga plastic. Lalo na po ito, medyo may kakapalan, makapal ang plastic niya. So mainam po gamitan ng ganito kaysa yung pinapako o nagka-crack po yun. Okay? So maghahanda po tayo ng anim na tataniman ng gabi o yung taro. Ayan po, gamit po ang bolo. Ayan, mas madali po. Ito po yung ating itatanim. Ito po ay gabi na kulay puti. Ayan, local po ito na gabi, no? Pinutol po natin ito, yung mga kadugtong niya pinutol na po natin. Ayan, nahingi po natin talbos, no? Yung mga bagong sibol pinutol na po natin. Nagtira lang tayo ng mga more or less sandangkal. Ayan. Ayan. So at yung kaputol naman, kung marami yan, pwede nang igulay or ipakain na lang sa kanin baboy. Ibigay sa baboy, no? So, ganito pa ang pagtanim yan. Dapat katamtaman lang ang lalim at medyo parang naka-diagonal. Ganun. Yan. Tapos tatabunan po. So, meron tayong isa dun sa kabila. Dalawa. Dito. Tatlo. Apat. Ito po. Lima. At yung panghuli, ito po, anim. So yan po. Yan. So ito po ay lalago mga ilang buwan. Sa loob siguro ng isang buwan, ito ay lalago na. Mabubuhay na po siya in mga 2 weeks siguro. And then lalago po siya, magkakaroon ng vegetable sa ilalim, yung gabi. At ito ay kung magugulay po, puputulin lang po yung dahon niya, no? Pag mahaba na, katulad po nito. Ayan, puputulin lang po diyan. Ito po ang kukunin, yung igugulay at matitira uli yung puno niya at mabubuhay muli siya. So, ayan po. Itong dalawa,
Tatanim po natin doon direkta sa lupa. Samahan niyo po ako. Tara. Mamaya-maya po, didiligan po natin ito. Okay, let's go. Punta po tayo doon sa kabilang bakod. Tatanim ko po ito. So ito po yung dalawa na inanda natin, tataniman itong gabi, no? Yung taro. Okay? Lalagay na po natin. Isa. Dalawa. Yun. Tapos, simple lang, tatabunan. Ang lupa po ay medyo basa-basa pa. Umulan po kagabi. So kahit di na po natin didiligan, pwede na po yan. Ayan po. So lalago po siya pag siya ay magulang na, magkakaroon po ng vegetables sa ilalim, no? Sa puno niya mamumunga po siya sa root. Ayan, lalago po. Okay, lalagyan po natin ng label para palatandaan kung kailan natin tinanim. Ayan, July 10, 2020. Ayan, tutusok lang po natin dito para matandaan. Okay, at doon po tayo sa kabila. So ito po, didiligan na po natin ang bagong tanim na gabi. Ayan. Sa Bicol po, ang tawag nito ay tangoy. Tangoy, ayan. Masarap po yan sa gata. Ang lupa po na ginamit natin ay, kung mapapansin ninyo, maitim na maitim. Very fertile po siya. At hinaluan po natin ng rice husk or rice hull. Ayan, mga 30 to 40% ng rice husk. Para po maging loamy soil siya. Para po sa paglago ng ugat ay mas mabilis. Ito po, lalagyan natin ng label, July 10, 2020. Ngayong petsa po natin tinanim. So ilagay po natin sa gilid, parang matandaan natin kung kailan natin ipinunla. Ayan, so yan lang po. Maraming salamat sa panonood ng ating video. Sa muli, ito po si Jolly Boy. Salamat.